Kaya pala kailangan, mga kabayan, yung clipping nyo nitong tubo hanggang doon 1 cm kada isang metro, para po yung dumi hindi maiwan sa tubo. Kasi pag masyado pong nakabulusok yung tubo nyo, yan ang mga kabayan yung huling order ko ng bakal. 52 pieces yan para sa beam nitong 8 unit. Tapos ito namang mga tubo para sa CR yan. D4. Ito naman sa electrical. Tapos itong blue sa water line. Yun yung unang unit na ginawa namin. Dito sa pangalawa, parehas lang. Parang binaliktad lang. Kasi yung nasa kaliwa, ito nasa kanan. Ito rin yung sa lababo niya. Yan. Lagi nakapasok to sa asintada. Yan, ito yung asintada namin dito. Ito naman, yung floor drain. Nasa sa inyo na po kung saan nyo ilagay. Mayroong naglalagay nito nasa gitna. Kaliwa o kanan ng anidoro. Ito yung sa anidoro. Pero yung itong abang nyo sa anidoro, hindi magbabago ang sukat nito, mga kabayan. Galing sa pinis ng tiles nyo, hanggang sa gitna ng butas, kailangan 30 cm. Yung pinakagitna ng butas. Sa yung abang ng sanidoro. Tapos yun naman, clean out yun. Yan, parehas din sa kabila. Ito naman ginagawa namin, paulit-ulit lang to. Kaya nilalagay namin sa hukay ito, buo na. Yan, ito dito na namin ina-assemble. Kasi may sukat na, may ginagayahan na kami. Yan, ina-assemble na namin. Saka namin sasalpak na dun sa hukay ng CR. Yan, kasi may mga sukat na kami. Kinuha na namin dun sa unang kinabit namin. Kaya paulit-ulit na lang. Yung pinandidikit namin, solvent. Yan, marami namang klaseng solvent. Mga kabayan, mayroong Niltix. Ito, is blue. Yan, kung ano pong mabibili nyo sa hardware na malapit sa inyo. Pag ito naman pala, mga kabayan, pit trap, yung idudugtong nyo tong, titingnan nyo tong kwan, itong guhit, yan, para nakagitna siya. Kasi pag medyo nakatagilid yung guhit na ganun, tabingi yan, kailangan nakatapat. Yan. Yan naman mga kabayan, kwan yan, tubo yan sa drainage, papunta doon. Yung klibi yan, 1 cm kada isang metro. Yan, dalawa yan. Yung isa na yun sa kabilang unit. Ito para dito sa unit na to. Bawat unit meron siyang daanan ng tubig galing sa downspout, galing sa bubong. Tapos yan, yung unang tinatambak namin, buhangin muna para yung sunod lupa, para pag siniksik hindi mabasag yung tubo. Itong dito sa dalawang unit, talikuran yung CR dito. Yan, ito yung party wall na hollow block. Ito yung floor drain. Pag floor drain, mga kabayan, kailangan may pit trap siya. Ito. Para hindi bumalik yung amoy galing sa Poso Negro. Ito naman yung sa Enidoro. Water closet ito. Ito naman para sa clean out to kung sakaling magbara, dyan susundutin. Ito naman yung sa labatory. Yan, talikuran yung labatory dito kay dalawa. Yan, lalagyan ko na lang to dito ng tea. Tapos ito, didiritso na sa taas. Dyan na yung singawan. Dito. Yan, kailangan ito bawat isang metro, nakaklibi siya ng 1 cm. Yan, kaya hanggang doon 9 meters yun, kaya nakababa yun ng 9 cm. Kaya ito, nakaganito,
mga kabayan, nakatakip dahil pag nagbuhos kami para hindi siya malagyan ng halo. Yan, kasi huli-huli naman ikakabit yung water closet. Pag nagpalitada, hindi siya malalagyan ng halo ng simento sa loob. Yan, kaya lahat yan, nakaganyan. Yan, tinupi namin yung mga dulo. Yan, halos ang ginagawa namin ngayon, naglalagay kami ng tubo para sa CR. Yan, halos lahat ng ginagawa namin, naglalagay kami dito sa 8 unit. Yan, para makabuhos na kami. Yan, yung iba sa drainage, yon. Itong tubo namin na to, di 4 to, na PVC. Yan, tapos ito naman papunta sa floor drain, di 2. Ito na yung pang-apat na unit na lalagyan namin ng tubo sa mga CR. Kaya pala kailangan, mga kabayan, yung cleaving nyo nitong tubo hanggang doon 1 cm kada isang metro para po yung dumi hindi maiwan sa tubo. Kasi pag masyado pong nakabulusok yung tubo nyo, mas mabilis yung tubig, yung dumi maiiwan. Yun po yung purpose, kaya hindi siya gaanong gaanong malaki yung klibe ng tubo. Yan. Galing po doon sa pinakadulo na yon. Hanggang doon sa pinakadulo na 9 meters po yan. Kaya nakaklibe siya ng 9 cm. Hanggang doon po sa dulo na yon. Ito pala yung kailangan ma double check nyo sa water closet. Kailangan galing dito sa pinaka itong tansi namin na to, pinakagilid to ng hollow blocks. Nandito yung hollow blocks. Yan, galing dito sa gilid na to, i-double check nyo, kailangan 32 cm yan. Kasi galing sa finish ng tiles, kailangan to 30 yung pinakagitna nito. Yung pagpapatungan nyo ng inidoro, ito. Tapos i-check nyo rin yung clean out nyo. Kasi baka paglagay nyo ng inidoro dito, water closet, matakpan naman yon. Kailangan builo rin yon. Para kung sakaling magbara, builo pagsundot. Yan. Ang isusunod namin dyan yung mga bakal na saka water line electrical, pero papaunahin namin yung bakal bago namin ilagay yung water line saka electrical, yung mga abang sa electrical. Yan, halos ang bubuhusan muna namin, 4 na unit muna. Tapos sunod na naman yung 4 na unit para yung ibang mga tao gumagalaw na dito sa 4 na unit. Nakakaangat na kami, nakakapag-asintada na. Hanggang dito na lang po, mga kabayan. Shout out po muna. Shout out po kay Alpios Villalos at kay Alwin Ayala Sirano. At shout out kay Alpi Lastimado at kay Richmond from Singapore at kay Algans Alimatok ng Papan Dormitory. At shout out kay Mario Montimayor from Qatar at kay Joselito Bersabe ng Nabua Camarinesor at kay Marcos De La Cruz from Doha, Qatar. Yan po, hanggang dito na lang po, mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.